trapping. Channel. I'm Kimberly, a dog trainer from Pampanga. And this is my first vlog video for this year, 2021. So sa video na to, ang pag-usapan natin is how to stop your dog for a dog show. Since isa po akong kilalang dog show handler sa Pilipinas, at marami po mga dog owners, clients, at lalo po yung mga newbie na nagtatanong sa akin kung paano nga ba i-stock ang aso nila. Paano pa nila matuturuan habang nasa bahay lang sila, at least wala, pwede lang gawin. Ayun po. So, before ako magde-demo ng aso na i-stock ko, I'll give some pointers lang po. Sa pag-stock po ng aso natin, is like depende po yan sa breed ng aso. Each breed has different structural design or structural posture. Depende po yung tamang pag-stock po nila sa bawat breed po. So, you can check that illustration o yung image sa mga websites like ng FCI or ng American Kennel Club. Mayroon sila mga picture doon sa website nila na makikita nyo kung anong tamang position ng aso sa stocking. So, for example, you have a golden retriever. Hanapin lang po yung golden retriever on that website and then you can see the structural image ng aso. And then, maliban doon, makikita nyo rin doon kung ano yung mga characteristic ng aso, ano yung tama at mga fault sa breed. Ayan. So, para po magkaroon kayo ng ideas. At mapag-aralan nyo rin kung ano yung mga dapat sa breed na yon o yung anong breed, o breed na gusto nyo, ano yung mga dapat at hindi dapat na makita doon sa aso para malaman nyo kung pasok nga ba siya for a dog show. Anyway guys, so magde-demo na po ako. At kukunin ko lang po yung aso and then babalikan ko po kayo. Wait lang po! Guys, so meron akong kasama aso, bagong student ko, is a mixed Dalmatian, so you can get any dog you have, na para mag-practice lang po kayo paano stock aso. Since he's a mixed Dalmatian dog, so ang susundan ko, structural illustration, ay ang pang-Dalmatian na aso. Maging prepared din kayo, gumamit kayo ng tamang leash for dog show. Tulad ito, I'm using a dog show leash na may choker ang ano. And then, you can use bait like toy or food. I have you my toy. So, yun. Ano? No. So, mag-start na po tayo. Unang gagawin natin pa mag-stock ng aso. Siyempre, ilalagay natin sa harap natin yung aso. Pongo! Pongo! And then, pagkalagay natin sa harap ng aso, ayusin natin yung leash, lagay sa may ilalim ng tenga. Ayan. And then, unang-unang gagawin natin is hawakan natin yung ulo. Ayan. So, control the dog. Kailangan natin hawakan ng ulo. No? Ayan. Pagkahawak na ulo, ipoposisyon natin yung front na paa sa tamang position. And then, yung sa back leg naman, oops. Pag gumalaw, balik ulit. Kaya napili ko yung ganitong aso, ito i-demo ko, is para po makita nyo rin po kung paano mag-stock ng aso na walang alam sa, or wala sa exposure sa dog show, walang idea sa pag-stock, walang idea sa pag-gating na aso. So since itong aso na to, wala siyang exposure sa dog show, yan. Para po makita nyo rin po. Yan. And then, hawak lang po sa ulo. Relax natin yung aso.
taas. And then yung sa likod na pa. Ayan. No. Ayan. Ayan. Relax lang. Relax. I-relax natin yung aso. Since hindi sasanay. Ayan. After yung hawakan, pag medyo nakontrol nyo ng aso, pwede nyo po hawakan yung mismong tali na lang, choker. Iangat. And then relax lang. Balik natin. Hanggang sa masanay yung aso, kailangan. Ayan. Kailangan mag-stay siya na medyo matagal. Hawak lang. Again. Back ulit sa position ng rear. No! Medyo hindi sasanay na hahawakan sa likod. Kaya. At kailangan may patience po kayo. Mahabang pasensya. No! Pwede natin. Okay. Come on. Bongo. Okay. Good boy. Good boy. Ayan. Hawak sa ulo. Posisyon ng paa. And then, no! Bongo. Come on, come on. No! Ulitin natin. Pag first time talaga ng aso, medyo makulit talaga sila. Kasi wala pa silang idea kung ano ang tamang gawin. Okay, good boy. No, it's a good boy. Ayan. Good boy. No. Bongo. No. Huwag natin bibiglayin yung aso. Saka, yung mas inahawakan sa buntot. So, kailangan masanayan nyo yung aso pag ganun. Ayaw niya. Inahawakan sa buntot. Anyway, no. Stay. And guys, keep on practicing lang po. Lumay lang po ang konti. Tama, makita niyo po ng buo. So, sa pagka-train ng aso, kailangan na ano kayo pasensya. Yeah.
may lumatagal. So yun, okay na rin sa kanya. And hindi naman siya pang shoulder, so dinedemo ko lang naman sa inyo. At baka makita nyo rin po na paano i-train yung first time na aso na sa ganong activity. Ayun, so hindi ganong kadali. Nakikita nyo lang na parang madali, pero pag na-experience nyo po, hindi po siya ganong kadali. So it need patience talaga. Po guys, at natapos na po yung ating demo. And then, sa mga gusto po magtanong or kung ano po yung mga pwede kong gawin sa next video ko, i-comment down below nyo lang po. At huwag niyo po kalimutan i-like and subscribe my channel. At maraming salamat po! Until